Sige, sige. Salamat ha. Pasensya na sa abala. Kaya? Ma? Saan nagpunta ang asawa mo? Po? Oh? Nandun lang po sa kwarto. Kasama po nung kambal. Eh, sino yung nakita kong nakasakay sa kotse at lumabas ng gate? Doppelganger ng anak ko? Come on. Saan nagpunta ang asawa mo? Bakit hindi nagsasabi sa'yo? Eh, ikaw ang asawa. Ano ba talaga nangyayari? Ganyan na ba talaga kabigat ang problema ninyo? Oh, karami ka na ha. Handahan naman. Olga! Sabihin mo nga sa akin kung sino dito yung lalaki ng asawa ko. Sino dito? Ha? Walang lalaki si Thea? Ba't ka niniisip mo? Alam ko pinagtatakpan mo lang si Thea dahil pinsan mo siya. Ito ba? Ito ba lalaki niya? Ikaw? Ikaw ba yung lalaki ng asawa ko, ha? Hey, Marco! Tama na yan! Wala ko lang sinasabi mo! Gago ka pala eh! Uy, Marco! Marco! Ikaw ba? Kaya mo ba yung lalaki ng asawa ko? Marco, ano ka ba? Hindi ka nga dito. Bakit kung sino siya, sino dito? Hindi ka nga dito. Hindi ka nga Marco, nagsasabi ako ng totoo. Matinong babae ang pinsan ko at hindi siya nangangaliwa. At lalong wala siyang naging ibang lalaki dito. Sinungaling, napakasinungaling mo. Hindi ako naniniwala sa'yo. Marco, mamatay man ako. Mamatay man yung buong pamilya ko. Nagsasabi ako sa'yo ng totoo. Marco, mahiya ka naman. Matagal mo na kilala si Thea, matagal na kayo magkasama. At alam mo sa sarili mo na matinong babae si Thea, kaya huwag ka mag-isip na kung ano-ano. Dahil mamatay man ako ngayon dito, hindi ka talaga niloko ni Thea kahit kailan, kaya mahiya ka naman! Ha? Akala mo ba ikaw lang nahihiraman? Mas nahihiraman si Thea! Tok, may tanong lang po ako sa inyo. Mamamatay po ba ako? Thea, I know this is a difficult time for you. Pero wala ka na dapat ikabahala. Hindi na nakamamatay ngayon ng HIV. May mga gamot na ngayon para dito. Para maagapan na maaga. At hindi magtuloy ng AIDS. As long as naalagaan mo ang sarili mo, regular kang magpa-check up, at inumin ang iyong ART at maiba pang mga gamot, then you're good. Hindi mo ikamamatay ito. Kaya, basta aalagaan mo ng mabuti ang sarili mo. So, gagaling pa po ako? Unfortunately, once na magkaroon ka ng HIV, hindi na mawawala yon. Pero, with proper treatment, maaring maging undetectable na ito. Parang sugat na unti-unti umihilom, nagiging peklat. At yun ang dapat nating maging goal, Thea. Yung dumating sa point na maging undetectable na ang HIV mo. Para lalo nating ma-insure na umaba pa lalo ang buhay mo. Para sa'yo. Para sa pamilya mo. Lalong-lalo na sa mga anak mo. Sige po, Dok. Aalagaan ko po talaga yung sarili ko. There's one more thing, Thea. Ano po yun, Dok? It's good na non-reactive ang asawa mo. Pero may mga anak kayo na ipinanganak mo nung infected ka na. So, we need to run your kids for HIV tests para makasiguro lang tayo na okay sila, na hindi mo sila nahawahan. Diba po yung asawa ko po wala naman pong HIV? So, posible po ba na pati yung mga anak ko wala rin po sila? Yes, posible yan.
Pero very slim chances na di sila infected. Galing pa rin sila sa katawan mo. Siya nga pala, nag-breastfeed ka ba sa kanila? Hindi po eh. Kasi wala po akong gatas noon. Pag ganun po ba, sabihin hindi po sila mahawa? Pero galing pa rin sila sa katawan mo. I do not want to scare you, pero we need to check your kids. Just to be sure, kung sakaling wala silang HIV, that's a very, very rare case. Diyos ko. Hindi ko talaga mapapatawad ang sarili ko kung pati mga anak ko na hawaan ko. And very good ka talaga. Yeah? Mama! Mama! Yeah. Mama! Anong pinapainom niyo sa kanila? Anong gamot yan? Para saan? Ay, ma'am, gamot po ito sa ubo. Inuubo po sila eh. Anak, okay ka lang ba? Anong pakiramdam mo? Ha? Just cough lang po. Anak, sorry. Anak, sorry, sorry. Sorry, sorry, sorry talaga. Sorry. Sorry. Ma, bakit po kayo nagsasorry? Hindi niya naman po kasalanan kung bakit kami nagko-COVID. Ito po kasi si Maurice, sinawaan ako. Anak, huwag mo lang sisihin yung kapatid mo. Kasalanan ko to eh. Sorry talaga. Sorry. Sorry, sorry. Taya! Taya! Itawad mo nga yung mga bata! Yaya, ipanig mo sa taas, bilis! Sir? Ipanig mo na! Oo, oh, ito, akin to! Ginagawa mo? Bakit mo niyayakap yung mga bata? Marco, ang sabi naman ng doktor na okay lang daw kahit yakapin ko at halikan ko mga anak ko, hindi naman nakakahawa. Paano ka nakakasigurado, ha? Hindi mo nga alpos ang galing ang sakit mo eh. Na pwede ba mag-ingat muna tayo? Huwag ka munang lalapit sa mga bata. Marco, naiintindihan ko kung bakit ka nagagalit. Dahil gaya ko noong una, hindi mo kasi alam kung ano yung HIV. Pero magagamot pa naman ako. Ito nga, oh. Binigyan nila ako ng ART. Madrid, saka makontrol yung sakit ko. Kaya wala kang kailangan ipag-alala, okay? Magagamot pa ako. Kay Lawrence mo nakuha yan eh. Sabihin mo nga sa akin, saan ko makikita si Lawrence? Saan ko siya magpupuntahan? Saan? Saan? Marco, bago mo isipin si Lawrence, pakinggan mo muna ako. Sabi ng doktor, kailangan daw natin ipatest yung mga bata kasi para makasiguro tayo na hindi nila nakuha yung sakit ko. Pati ba naman yung mga anak ko? Ha? Marco, please naman, no? Huwag ka naman magalit. Wala mangyayari sa atin kung magdadali mo lahat sa galit. Kapag may nangyayari sa mga anak ko, kung nahawa dyan sila sa sakit mo, ikaw lang yung sisisihin ko. Ikaw lang. Opo. Sige po, Doc.
Thank you po, opo. Bukas po, tatawagan ko po kayo uli. Sige po, thank you. Marco? Marco, nakausap pa si Doc. Nakapagpa-schedule na ako para sana i-check na yung mga bata bukas. Marco, I'm sorry. Nahihiya ako sa'yo. Hindi ko naman ginusto to. Hindi ko naman alam kung bakit may sakit ako eh. So sorry talaga. Kung hindi lang dahil sa mga bata, siguro nagpakalayo na ako para hindi na ako mapahiya sa'yo ng ganito. Wala na akong mukha kasi nahiharap sa'yo eh. Hindi dahil guilty ako. Pero alam ng Diyos na wala talaga akong kasalanan. I'm so sorry talaga. Nahihiya talaga ako sa'yo, Marco. Kung hindi lang dahil sa mga bata, siguro nagpakamatay na ako. Huwag mong gagawin yan, ha? Sorry kung sinisisi kita. Sorry kung nagagalit ako sa'yo. Kaya ko lang gulo lang talaga ako. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Para sa'yo, walang nagbago. Sana lang. Mas maliwanagan ako. Mahal pa rin kita. Mahal naman. Marco, bakit kayo umiiyak?